Hello po mga kaibigan. Ako po si Sunny Mejia dito po sa Pinoy Spenia, Jack of all trade. Ngayon po, gagawa po ako ng video para sa inyo na paano hinangin ang tanso para sa tubig. Lalo na po dito sa Amerika, medyo mahal po magpagawa dito sa Amerika. Kaya po para sa inyo po ito. Panoorin lang po. Ito po yung ating unang senaryo. Medyo basa lang ito, kaya lang pag tumagal-tagal, medyo malakas na rin. Lalo na po pag napabayaan ito, marami pong nasisira, lalo na sa ceiling o kaya sa dingding. Marami pong sinisirang mga drywall ito. Ito po yung mga tutuyong plaques na galing sa ating mga daliri o sa ating mga kamay. Ano-ano ba ang ating mga kailangang gamit? Ito na po. Ito po ang dahilan kaya po nabutas ang ating tubo. Kinain po ang ating copper tube. Ngayong alam na natin kung saan may tulo, dito rin natin lininisin at puputulin. Kailangan ho malinis itong maigi. Saka natin punasan ang tuyong pamunas. Dahan-dahan lang ang pagputol, huwag na ho nating bibiglahin para hindi siya maoblong, ano po. Ito po ang ating pangdugtong. Ang tawag po sa English ay coupling. Isa pong bago, saka isa pong luma. Pero kailangan nyo pong linisin ang luma para naman ho, hindi lang nakaupo sa inyong toolbox. Ano po? Gamitan lang po natin yung papel de liha, tsaka po, tuyo na basahan. Yun lang po. Tapos ihanda po natin ang ating gagamitin na susunod na ating gagawin. Kung maaari po, sukat natin ang coupling doon sa tubo bawat kabilaan. Ang pag-apply ho sa plaques, kailangan ho natin gumamit ng maliit na brush. Meron hong nabibili na maliit sa brush, sa mga hardwares. O kaya pag bumili kayo ng plaques, meron na akong kasamang maliit na brushes yan. Pahiran po natin ng manipis po lamang. Huwag po nadamihan. Saka po pahiran pati yung loob po ng coupling.
kabilaan po. Ano ho? Ilagay na po natin ang coupling sa tubo. Tsaka po natin ikutin. Ganon din ho sa kabila. Kung po pwede ho. Para po sa akin, bago ako po maghihinang, ako po ay naghahanda ng tabo na may tubig tsaka po basa na basahan. Sindihan po natin ang ating torch at painitan po yung gitna. Kung maaari po, i-angle natin ang ating torch para mainitan pareho yung tatlong lugar. Yung dulo, yung coupling, tsaka po yung ating main na tubo. Ayun lang po, ganyan lang po kadali. Hayaan nyo lang siyang lumamig. Tsaka punasan lang yung mga existing na plaques. Ano po? Sana po nagustuhan niyo ang ating video. Tapos po, pag meron pa kayong mga comment at mga katanungan, pwede kayong mag-email sa aking email address sa baba lamang. Ano po? Padala nyo ako ng picture o kaya mga video na gusto natin gawin. Gagawa tayo ng scenario dito sa bahay. Ano po? Salamat ho. Panoorin nyo uli ako. Si Sunny Mejia.